A plus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is yes. Good. All the time. God is good. All the time. Praise the Lord. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. Thank you, Lord. God is good. All the time, and all the time, God is good. Praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruben ng Jesus County Church. Mapagpalang. Glory to God. Patuloy tayo sa ating pagtatag, pag-share. Okay, like na natin. Okay, OPM na muna. Special ang OPM ngayon kasi Sabado. Pero Mondays to Fridays tayo, alas 7 hanggang alas 8. Share lang natin mga kapatid na mag-post. Ayun. Salamat. Tag na mga mahal natin sa buhay. Good afternoon sa iyo, Sister Neri Monson. Thank you, Lord, kay Cohen. Ayan, pray na ito. Continuous prayer, mga kapatid. Sister Ruth and Sister Lola, good evening sa inyong buong family. Stephanie Ocampo, kay Sister Gina, Brother Willie, good evening. Good evening din kay Ate Ricadel at Kuya Zenrick. Ayan. Ngayon po ay huling araw ng ating panalangin at pag-aayuno. Kaya samahan nyo kami na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Good evening sa iyo, Brother Jonard and Sister Winnie. Shout out sa Father. Ayan, salamat sa buhay ninyo, Brother Francis and Sister Cheng. Good evening sa inyo. Kaya Sister Marimel at Brother Janlo Dinubo. Good evening din. Praise the Lord. Ayan, kay Brother John Hill at Sister Regine. Thank you, Lord. Samahan nyo kami. Humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Magpe-pray muna tayo, mga kapatid. Join in word and prayer. Close our eyes and bow our heads. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you glory. Give you honor. Give you praise. Simula hanggang wakas, naroon ka na. Salamat sa pagsusustain ng iyong grasya sa amin na natapos namin at matatapos ang pagsisimula ng panalangin at pag-aayuno. Hindi sa aming mga sariling lakas, kundi ginabayan mo kami ng banal na Espiritu, Ama. Kaya sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu, dalayan ko itong momentum na ito. Spiritual nourishment, fire, desire in reading the Word, gathering together, prayer, mga online prayer meetings, Lord, yung fire na sinimulan mong nag-aalap sa panalangin, pag-aayuno, dalayan ko, we carry it through the year, Lord. Hindi mawawala, hindi mamamatay ang apoy ng Espiritu na nasa amin. Salamat po, Lord, sa pagsisimula. Muli tinanggap mo kami. Muli pinatawad mo kami. Muli nakabangon kami at handa na kaming harapin ang taong ito, Lord God, sa tulong ng iyong kapangyarihan. Salamat, Lord. We'll see great and mighty things this year, Father. We feel that you are with us. We know, and even we do not feel, Lord, we believe by faith. This year, this is a year of beyond borders. In the Spirit, Lord, we believe in our hearts, in our mind, we are receiving the blessings prepared for us. Mga panalangin namin, Panginoon, salamat po. Gaya ng nangyari sa Biblia kay Daniel, Lord, sabi mo, simula pa lang na isinikta niya
Hinangad ka niya, ninais niya, ikaw ay mahagdan. Panalangin at pag-ayo noon, narinig mo na kami. Kaya Lord, ang sagot mo, pinahihintay namin, Lord God. Mga pangako mo, inaasahan namin. Sa sarili namin, imposible. Kapag tumingin kami sa paligid namin, Lord, imposible. Pero sa iyo kami titingin sapagkat walang imposible sa iyo. Kaya Lord, help us to believe. Continue this faith and increase it more and more in our life, Lord God. Salamat po. I pray for a special blessing sa mga kapatid namin na nagsimula at nagtapos sa prayer and fasting, Lord God. Salamat at lahat ng puyat, lahat ng sakit ng ulo, gutom, pagod. Lahat ng ito, tinulungan mo kami dahil sa iyong Espiritu na nasa amin. It is worth it, Lord God. And right now, Lord, your word says that you have given us all spiritual blessings. Let it be manifested in our life. Makita ito sa aming mga buhay. Lord, sabi ng promise mo, Isaiah 58, there will be freedom. Pinalaya mo na ang mga nabihag sa bisyo, maging sa mga pagkain na nawalan ng self-control. Pinapalaya mo na, Lord, ang mga nabihag sa kasalanan. At Lord, magliliwanag ang liwanag mo sa amin. Our life will break forth like the sun in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Also, Lord, we declare yung promise mo sa Isaiah. Sabi mo, Lord, yung mga nakukulong sa pagkatakot, pag-aalala, pangangamba, Lord, palalayain mo. We also pray and receive the promise of healing and prosperity. Pagagalingin mo, Lord, our spirit, our soul, our body, from the crown of our head to the soles of our feet. So we pray to you, Lord, we're receiving that healing. Ano man ang sakit, ano man ang disease, ano bang sinabi ng doktor, Lord, we're receiving the power of God in our lives. You are more powerful. You are greater than our sickness. You are greater than any disease. That's why, Lord, we thank you, we're receiving that. And we expect more of you this year, Lord God. Thank you for the anointing increasing in our lives. Thank you for the open doors of opportunities na bubuksan mo sa amin at mga nagbukas na kailangan na lang naming pasukin. Thank you, Father, for the increase in our spiritual life. Thank you for the growth. Thank you for our brothers and sisters. Sa lahat ng nakijoy, sa lahat ng mga nag-lead. Father, thank you for your word. Thank you for your Holy Spirit. Pouring out your wisdom, your promises, your knowledge, and giving us understanding. Thank you for your presence, Lord. We are experiencing your presence right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We glorify your name. And once again, Father, hinihiling po namin ang iyong pagsama. Hinihiling namin ang iyong paghipo sa aming mga katawan. Pagalingin mo kaming muli. Palakasin mo kaming muli. Ang pagtatagumpay ay nasa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Woo! Glory to God. Salamat sa Diyos sa buhay, mga kapatid. Amen, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Thank you for joining us sa ating online prayer meeting, mga kapatid natin. Thank you for joining us online. Nasaan man kayo, trabaho, bahay, pahinga. We choose to rest with God in the Word of God. Good evening sa iyo, Sister Rowena de la Cruz, de la Serna. Shout out sa family mo, kay Sister Yelin, kay Sister Maricel Espiritu, kay Tita Ami. Ayan, kita-kita tayo mamaya sa break of fast. Dahan-dahan lang. Okay. Diba, pag magsisimula tayo ng fasting, dahan-dahan lang. So, kailangan ng kinain. Ganun din, dahan-dahan lang din. Introduce din natin yung mga hindi natin nakain. Ah. Good evening sa inyo, Charles. Sa inyo, Jess. Jess Lynn, good evening. Praise the Lord. Okay, magpuri muna tayo sa Panginoon. Share natin yung live, mga kapatid, para alam na Pastor John, good evening, Pastor. Hallelujah. Ang
Handa na ba kayo matanggap ang mga panalangin ninyo? Sagot! Pagsubok, suliranin, muli ng Panginoon sa kanyang kalakasan.
Thank you, Lord. Special to kasi Saturday, usually Monday to Friday, but lahat ng sacrifices natin, all is worth it for the glory of God. He deserves the praise. Shoutout kay Karen at Crystal, Tito Renny. Sa inyo dyan, shoutout kay Sister Michelle. Ayan, good afternoon muna ngayon, hindi good evening kay Sister Ria Quaresma sa mga kapatid natin sa China. And Brother Randy Clarion, good evening. Hallelujah. Hello sa iyo, Sister John and Jeff Estrada. Brother Mike, Brother Ray, Sister Pat, at saka kay Brother Richmond Cuenca. Okay. Coffee break, siyempre. Parehas pa rin yan. May coffee break. Psalm 68. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos. Ayan, salamat sa Panginoon buhay! Para sa ating coffee break, basa-basa tayo ng ating mga awitin, no? Sa Psalm 68 tayo ngayon. Ang napili ko rito yung verse 9 and 10. Sabi niya, dahil sa iyo, sa Diyos yung yaong ulang masagana ay pumatak, lupain mong natuyunay nanariwa at umunlad. Verse 10, at doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod, ang mahirap nilang buhay sa pagpapala ay pinuspos. Napaka-importante nitong Psalm 68. Lalo na kapag tayo nakaka-experience ng success. Lagi nating tatandaan na ang nagbibigay sa atin ng ulan na masagana ay ang Diyos. Never forget that God is the one who blesses us. Huwag natin isipin na sa sarili natin itong kakayahan. Let's give God the glory. Let's give God the praise. At sabi niya rito, yung lupaing natuyo ay nananariwa at umunlad. So minsan, hindi lang sa success, remember that when we are facing difficult moments in our life, kapag naghihirap tayo financially, tandaan din natin na ang kalooban ng Diyos sa'yo, listen, gusto ka niya rin mabless. Ikaw ba may mga challenge financially? May mga blessing na nakahanda para sa'yo. Gusto ko i-bless ni Lord eh. Sabi niya, doon mo pinatira yung mga lingkod, ang mahirap nilang buhay, kita mo yon yung kahirapan sa buhay, sa pagpapala, ay pinuspos. Kaya alam mo, kapag lumalapit tayo sa Diyos, huwag nating isipin na madamot ang Diyos, ang Panginoon, tikom ang kamay sa atin. No! If you are blessed, God wants to bless you more for you to be a blessing. And if you are experiencing a difficult moment sa finances, God's heart for you is to be blessed. Amen! Psalm 68 yan, mga kapatid. Tandaan natin Word of God. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Yan, praise the Lord! Kuha na tayo ng Bible, nagbasa ba kayo ng Acts chapter 3 and Acts chapter 4. Salamat sa Panginoon. Mananalo ang first 3. Ayan. Ang makakasagot ng tanong, ilang taon na ng happy cup natin sa ating physical gathering? Ilang taon na? Alam nyo na yan. Yung lalaking lame o baldado nung siya ay nagtatagpo kay Peter at Isha. Ilang taon na ba to? First 3, ha? Oh, meron na. Okay. Alright, praise the Lord. Nanalo na. Okay. Pwede rin kasi 40, 42, 41. Kasi ang sabi ng Bible, over 40. Imagine mo, tagal niya ng baldado sa buhay niya. Ang hirap ng buhay. Ang bigat nun. Hindi niya may ang... Okay, paki-praise screen. Ang mga nanalo.
Anita, Marimel, Sister Yalit. Good evening sa inyo. Salamat. Ay, good afternoon. Basahin na natin yung Word of God. Acts chapter 3, 1 to 3. Babasahin na. Thank you, Lord. Acts 3, verse 1 to 3. Verse 1, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon. Ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaki lumpo nang ito'y isilang. Lumpo na, baldado na. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Panginoon, thank you for you are God who can do greater beyond our petitions, our request. Salamat po, Panginoon, sa salita, pagpalain mo sa puso namin. Maging blessing ito sa lahat at maging gabay namin, paghugutan namin ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Lahat kami ay humihiling ng karunungan, kaalaman, pangunawa, magliwanag ang salita mo sa amin. At tinatanggap namin ang blessing nito. In Jesus' name we pray. We are on our last day para sa ating January prayer and fasting. Huwag kayong mag-alala at meron pa tayong fasting. Hindi natin ito extend. Okay? Ang next fasting natin, July. Ayan. Para sa pagpasok naman ng last 6 months ng taon. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko marami sa atin gusto pa magpatuloy. Okay? Gusto pa ma-bless. Katuwa naman talaga. No? Thank you, Jesus. And ang ating pag-uusapan is beyond petitions. Beyond petitions. Ang Diyos natin, may mga request tayo eh. In our hearts, we have desires. Lord, gusto ko po nito. Asahan mo, kapatid, na ang Panginoon naririnig ka at higit pa yung kaya niyang gawin sa mga hinihiling natin. Sabi nga sa Ephesians chapter 3, verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa sa maaari nating hingin at isipin, di ba? Ayon sa kapangyarihan na naghahari sa atin. So ang question dito, ano yung kapangyarihan na naghahari sa atin para matanggap natin yung higit pa, beyond our petitions? Alam niyo kung ano yun? Yun yung faith natin, yung pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Na lahat ay kaya niyang gawin, walang imposible. Nagpapagaling ang Diyos. Lahat ng sakit, kaya niyang pagalingin. Yung patay, nabuhay. 4 days na yun, ha? Naaagnas na yun, pero nabuhay muli. Provision, yung 5 tinapay, 2 isda, pinakain sa napakaraming tao. Hindi natin kayang gawin yun, but si Lord, kaya niyang gawin. Kaya alam nyo, when we study this story, let us remember, oh, may mga request tayo. Pero minsan, ang sagot ng Diyos, hindi lang yung request mo, beyond your petitions. Ayan, thank you, Lord. Kaya pag nagpe-pray ka, Lord, thank you. Kung hindi man ito ibibigay mo, alam ko, may mas ibibigay ka pang maganda. You see, that changes our prayer life. When you understand that God works beyond your petitions, your requests, kapag mayroon ka ni-request kay Lord, hindi dumating. Yung ni-request mo, hindi sakto. Hindi ito yung kulay. Hindi ito yung design, yung model. Hindi siya yung talagang sakto nire-request mo. You have to remember He's giving you what is beyond your request, your petition. At doon magalak ka. Bakit? Kasi alam ni Lord yung the best para sa'yo. Ulitin ko, mas nalalaman ng Diyos yung makakabuti para sa'yo. Alam ng Diyos yung tama para sa'yo. In our life, we know what will make us happy, di ba? Lord, gusto ko nito, masaya ako pag binigay mo sa akin to. Totoo. And we're being honest before God. Lord, request ko to. Ito yung gustong-gusto namin. Pero minsan hindi dumarating. Pero kapag may binigay siya, mas magiging masaya ka. Amen. Kasi yun ang Panginoon natin. Ganun niya tayo kamahal. Ayaw ka lang niyang happy. Gusto niya, very happy ka. Thank you, Lord. Full of joy, overflowing. Punta na tayo dito sa story. Alam natin to, si Peter and John. Ito na yung panahon, Book of Acts. Wala na si Jesus. Pumanik na sa langit. Namatay, muling nabuhay. He preached for the 40 days in the kingdom of God. And then, pumanik na sa langit. Ngayon, nasa kanila na yung Holy Spirit. Gaya mo, nanonood ka ngayon. Gaya mo na nagli-lead ka ng cell group, nag-MC ka, nag-share ka. You have the Holy Spirit.
Nasa iyo yung Holy Spirit. Yung Spirit na naki Peter, ni John, yung Holy Spirit nila, yun yung Holy Spirit na nasa atin. Remember that. Binless na sila once they receive the filling of the Holy Spirit, kapatid. Remember, walang baby Holy Spirit. Minsan kasi ang thinking mo, parang yung Holy Spirit sa akin, baby pa, hindi pa masyadong powerful. No! Parehas lang yun. Kung paano itong kumikilos sa mga disipulo nung unang iglesia, ganun din to sa atin. Kaya kailangan magkaroon ka ng confidence. Wow! So kung paano to nagpagaling, kapag nagpray ako, pastor, nakakapagpagaling din? Yes! Ganun ka-powerful. Pero syempre, sa kalooban niya, kung gusto niyang pagalingin yung tao. Naintindihan nyo? But our role, our work, our job to do is to be faithful in prayer. Be faithful in prayer. Kaya sabi rito, alas 3 ng hapon, oras ng panalangin. Pupunta sila doon sa templo. So talagang tuloy-tuloy sila sa prayer life nila. Sa pintuan ng na tinatawag na beautiful gate. Ayan, maganda. Sabi sa verse 2, ayun, may isang lalaking lumpo. Oh, imagine mo yon. Mula pa nang ito isilang, ang hirap ng buhay, no? Alam mo yung lumpo, hindi ka makalakad. Kailangan siyang buhatin. Kaya sabi ng Bible, dinadala ito sa templo araw-araw upang ano, mamalimo sa mga taong pumapasok. Can you just imagine the mindset? Isipin mo yung iniisip nitong tao na ito at yung mga nagdadala sa kanya. Let's say, ito yung mga relatives niya. Ang isip nila, hindi na gumaling tong lumpo. Wala na sa isip nilang gagaling to. Why? Kasi mula bata pa, ilang taon na. Sabi nga sa Acts chapter 4, di ba? Binasa niyo yun, kaya importante magbasa. Sabi doon, over 40 na yun. Tagal na. Ang tagal ng lumpo nito. Hindi na mailakad eh. Baga yung kanyang mga paa, wala nang use. So, minsan may mga issues sa buhay natin, akala natin, hindi na mare-resolve. Kaya naniniwala tayo na hanggang doon na lang yun. 40 years. Meron ka ba mga pinopoint si Lord sa buhay mo na tagal ng issue niya, wala na, hindi na magbabago yan. Hindi na gagaling yan, ganyan na yan. How many years ka nang naghihintay? Ito, 40 years. And dahil doon sa tagal, nung issue niya na yun, pinaniwalaan niya na at ang mga relatives niya na wala nang solusyon. So, ang ginagawa niya na lang is to thrive, to survive every day. Paingi po, limos. Sipin mo yun, nandong ka sa lugar na kung saan ang mga tao tumatawag sa Diyos, humihiling sa Diyos, pero siya, humihiling siya ng limos. Iba na yung mindset eh, no? Wala na siyang pag-asa dito. Nawala na siya ng pag-asa sa sarili niya. Nagagaling pa siya. Dapat, siyempre, dalhin mo ko sa temple araw-araw. Mag-church tayo araw-araw. Para saan? Para mag-pray tayo. Pagagalingin ako ng Lord. So, may mindset na ganun. May faith eh. Pero wala eh. So, faithless. Wala na siyang kitang pag-asa dahil sa tagal nung kanyang sitwasyon. Sabi sa verse 3, ito na. Napadaan na si Peter, si John. Papasok ng temple. Nang ginawa niya, ano? Nang limos siya. Nang limos. Sipin mo yung contrast, yung pagkakaiba nila. Ito, nang hihingi sa tao. Itong lumpo, nang hihingi sa tao. Pero ito si James, si John, tsaka si Peter, hihingi sa Diyos. Imagine your life right now. Kanino ka humihingi ng tulong ngayon? Sa tao na limitado o sa Diyos na walang limitasyon. In every issue of your life, oo, thank you Lord kung may mga tao tayo mahihingian ng tulong. Pero makikita mo yung contrast eh. Eto, nakontento na siya na araw-araw na lang humingi ng limos, pangkain, pangalmusal. Kaya ang question dito, nasaan yung ating pag-asa? Yung pag-asa nito, nasa pang-araw-araw na lang, mabuhay. Alam mo, daming tao ganyan. Lumipas yung isang araw, ano na nangyari sa araw mo? Para saan yung buhay mo? Para lang ba kumain, magtrabaho? Ang buhay mo ba ay para lang kumita ng pera, mabili yung gusto mo, masayang ka, and then pagkatapos, and then what? Nasaan ang meaning ng buhay? Nasaan ang purpose? Ito na, verse 4. Tiningnan siya nung dalawa eh. Baka parang, nasa templo ka. Nanglilimos ka dito. Samantalang yung Diyos natin, makapangyarihan, kaya kang pagalingin.
Kaya sinasabi ni Peter na dyan, tingnan mo kami. Tingnan mo kami. I would like to touch a point here, ha, sa mga Kristiyano. Listen, ikaw, Kristiyano ka. Minsan may mga daily routines tayo. Gawain bahay. Ano mga routine mo? Gising ka, kain ka, magkakape ka, pasok ka sa school, sa trabaho, gagawa ka ng mga gayong bahay, maglilinis, maglalaba, routines. Minsan, spiritual routines, may pray, attend ng church, pa-Bible study, mag-OPM, hindi masama yan. But you have to be careful. Listen, baka dahil sa routine mo, nakakalimutan mo ng pansinin yung pangangailangan ng iba. Keep that in mind. Let that sink in your spirit. Ang dami kong trabaho, pastor eh. Isipin ko pa ba yung iba? Walang nabuhay para sa sarili. You are created for a purpose. You are a bringer of God's glory and power. The Holy Spirit is in you. Alam ni Peter yun. Alam ni John yun. Ang routine nila, mananalangin kami. Meron na silang routine sa araw na yon. Meron na silang gagawin. Pero hindi nila nakalimutan to touch the need of this person. Alam mo, isa kakalungkot. Nakakalimutan na natin mag-witness. Nakakalimutan na natin mag-share about the love of Jesus to us. Dahil sobrang na tayong busy sa trabaho eh. Dahil naman, pastor, wala na yata akong panahon. That is not a believer who is filled with the Holy Spirit. Kapag punong-puno ko ng Espiritu, ang kaligtasan na sa iyo, hindi ka mauubusan ng oras para ibahagi ang salita ng Diyos. Yung filled with the Holy Spirit. Hindi sila sobrang busy na wala na kaming panahon mag-pray para sa iyo. May sakit, kailangan ipag-pray. Naku, meron pa akong gagawin sa bahay, maglalaba pa ako. Even the spiritual life. Naku, atin kami ng church, bukas na tayo mag-ano. You see? Examine our life today. Meron pa ba tayong time to be witnesses? So ba tayong busy sa trabaho, wala na tayong panahon i-share si Jesus sa mga nakakausap mo? Minsan, nakakot up tayo ng routines ng mundo. Yan ang isa sa mga devices ng kaaway to keep us busy. Wala na tayong time para tumulong sa iba. And also to pray for others who are in need. Tinitigan siya. Huminto sila eh. Pupunta na kami doon pero bibigyan ka namin ng time. Alam mo mga Kristiyano, ito isa napakagandang katotohanan dapat nating bitbitin. Jesus loves people and we need to give time to people. Oras talaga sa mga tao. Because our time is not forever, it's limited. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka may lakas, hanggang kailan ka may oras. Call people, call someone. May pinapaalala si Lord sa'yo na tawagan. May pinapaalala si Lord sa'yo, wala ka ng time, nakalimutan mo na itong dinidisciple mo. Nakalimutan mo na mag-invite. Hindi ka na nag-share. God right now is giving you names. The Holy Spirit speaking to you. Is revealing people na, Lord, invite ko to. Ay, sobrang time busy sa work. Alabalang-abala tayo. Na-share mo na ba si Jesus sa mga katrabaho mo? Have you at least tried to bring them to church? Nakatawa itong si Peter. No? Si John, no? Sobrang busy. Leader ng disciples to ng 12. May pray kami, may gagawin kami, pero hindi. Bibigyan ka na. Tumingin siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, so ito yung kanyang tingkip, bibigyan siya limos. Sabi ni Peter, John, wala akong pilak o ginto eh. Ngunit kung ano yung meron ako, ay siya kong ibibigay sa'yo. ano kaya niisip nung pulubi, ikaw, yung nanlilimos, yung lumpo. Ano kaya niisip niya? Baka meron tong hamburger. Okay. O sige, baka pwede may tapsilog ka ba dyan? O meron kang natira dun sa value meal mo kanina? May Gcash ka ba dyan? O wala kang cash? Ay, if you think of that, kasi parang sa lumpo, wala eh. Gusto niya lang pera eh. Listen, some things, more things, are worth more than silver and gold. Mas maraming, mas importante kaysa sa pera. Keep that in your heart.
Maraming tao, kala nila, kailangan ko lang talaga pera sa buhay. For this person, sa isip niya, kailangan ko lang ng pera. Nakalimutan niya yung kanyang pagiging lumpo na tinanggap niya na yun, ang kailangan ko lang pera. Kailangan ko magkapera, basta pera, gusto natin ng pera. Kailangan may pera tayo, pag wala tayong pera, nakong, delikado tayo. A lot of people is thinking right now, ang kala na ang buhay nila kailangan, ang tanging kailangan ko lang pera. He thought in his life, in his situation, money will be the answer. It's the greatest need in his life. Ay, mga taong ganun, di ba? Eh, pastor, okay lang, pambili ng bills, pambayad ng bills, pambili ng mga groceries, kailangan natin yan. Pero maraming bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi kayang solusyonan ng pera. Life can make your life easy, but it's not the solution for all your problems. Tandaan mo yan. Kaya alam mo, kapag iniisip mo na ang pera pala, hindi pala kayang bilhin itong kanyang kagalingan. Kapatid, think now. Think now, kahit gano'ng karami ka pang pera, procedure, pumunta ka sa Amerika, magagaling na doktor, kapag hindi talaga kaya, hindi talaga magagawa. He thought in his life that all he need is money. Eh, nakalimutan niya na nga. Dahil yun nga ang iniisip niya, nakalimutan niya na ano siya? Lumpo. And pero alam natin nangyari, di ba? Sabi ni Peter, sabi ni John, silver and gold I do not have, but what we have, we give you. Sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, tumayo ka, rise up and walk. Tumayo ka at lumakad. Because they are filled with the Holy Spirit. Ano, pag punong-puno ka ng Espiritu, listen, kapag punong-puno ka ng Espiritu, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kaya mong harapin. Alam mo, may solusyon. At hindi pera ang solusyon, kundi ang Espiritu nakakaalam ng solusyon. Ginawa niya, hinawakan niya yung kamay ng lumpo at itinayo. Noon din, lumakas sa mga paa at bukong-buko ng lalaki. Anong ginawa? Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. This is powerful. Ang ina-expect niya lang, pang-almusal. Pero ang binigay sa kanya ng Panginoon, beyond his petitions, ang binigay sa kanya, buong buhay niya, binago ng Diyos. I would like to share to you things na nakita ko na ibinigay sa kanya ng Panginoon, higit pa. Number one, God gave him healing and health. Napaka-importante ng kalusugan. Tama ba? Nung pandemic, kaya kung may kalusugan ka ngayon, kapatid, nagpe-pray ka, ha? Lord, you pray for material things. You pray for a car, a house. You pray for promotion, for increase of your salary. But if God is giving you health, that is greater than what you are asking for. Totoo. Yung kalusugan, kagalingan, kapatid. Malaking blessing yan kay Lord. Alam mo na, ilang istorya na, ilang mga tao na, ang nagsabi, lalo na nung nag-pandemic, napakayaman ko pero hindi ko ma-enjoy, hindi ako masaya kasi meron akong sakit na dinadala. Kaya ikaw na may maganda kang kalusugan, huwag mo isipin, mahirap ka. Actually, you are blessed. Kasi why? Yung health comes from the Lord. Healing comes from the Lord. Hindi mabibili ng pera. Kahit ilang pang vitamin, supplement, kahit anong pa mga procedure, medical advancement, kapag yung healing nang gagaling lang sa Diyos, manggagaling sa Panginoon, hindi kayang lunasan. Sa Diyos lang manggagaling talaga. And if you are blessed with healing and health, well, you praise God. Lord, salamat po sa kalusugan ko. You have to remember this every day. Gumising ka ng isang araw, isang umaga na malakas ka, nakabangong ka, na wala kang sakit, kapatid, pagpasalamat mo yun. Pagpasalamat mo yun sa Diyos. Over 40 years, yung kanyang kalagayan, lagi siyang binubuhat. But for this time, hindi na siya bubuhatin. Hallelujah. Kaya alam mo, huwag may isipin na ang blessing, pera. Pera lang, no? Tanungin mo yung mga nasa ospital. Ano gusto nyo? Ano hilingin nila? Pera? Tanungin mo yung mga nasa ICU. Yung mga naghihingalo. Ano hilingin sa'yo?
Pera? Lahi. Gaya ng lungpo eh. Ano hilingin? Pera? Ano hilingin nila? Healing. Gusto ko ng health. That's why if you are blessed with health today, you can just praise God. Sigaw mo, thank you Lord. Magaling ako. Thank you Lord. Binigyan mo ako ng kalusugan. Amen. Pangalawa, spiritual family. Health, number one, and healing. Number two, anong binigay sa kanya ng Diyos? Spiritual family. Alam mo bakit ko nakita yung spiritual family? Sabi sa verse 8, palukso siyang tumayo. Simulang naglakad. Pumasok siya sa templo. Kasama nila. Kasama nila. Kasama ni John, ni Peter. Yung mga bumubuhat sa kanya tuwing umaga, nakalimutan niya na yun. Ayaw niya ng kasama yun. Alam mo kung bakit? Kasi ang iniisip noon, lumpo pa rin siya. Ang iniisip noon, malilimos siya. Pero for this time, nagkaroon siya ng pamilya na mayroong pagtitiwala sa Diyos. Nabago yung buhay niya through Peter and John. Siyempre, by the power of the Holy Spirit. Sino dito, nanonood ka, nakikinig ka, you are blessed and thankful for a spiritual family. Mayroong mga sister, may mga brother na nag-tsatsaga sa'yo. Lumago ka, ipinapanalangin ka. Nakilala mo ang Diyos sa mas malalim na paraan. Na nagkaroon ka ng malalim na relasyon sa Panginoon. It's because of that spiritual family. Si John and si Peter. Kung hindi nila binigyan ng oras yun, malamang, manlilimos na naman yun kinabukasan. Tingin ka rito, kung hindi ka pinagtsagaan nung nag-invite sa'yo, kung hindi ka pinagtsagaan nung cell group leader mo, malamang, nandun ka pa rin sa dilim. Totoo. Yes. And we cannot take credit for that. God uses people. Kung tayo ay hindi pinagtiyagaan, hindi pinanalangin, kung wala ang grasya ng Panginoon, malamang lumpo pa rin tayo hanggang ngayon. Totoo yan. Kaya alam mo, kapag may mga nagsasabi sa'yo, oh, mag-attend ka ng discipleship natin, mag-ano tayo, lumago tayo, ipagpasalamat mo yan. Kasi kung wala si Peter, si John, bukas, lumpo pa rin siya. Tama, sa susunod na linggo, lumpo pa rin ang lilimos. How many of you, God has changed your life through a spiritual family? Pagpasalamat mo. Ipanalangin mo yung buong simbahan. Ipanalangin mo yung mga cell group leaders mo. Huwag mong hanapan ng kung ano-ano. Ipag-pray mo because we are imperfect people. We all have flaws. We commit mistakes. We make wrong decisions. Hello, let's pray for one another. Let us build up one another. Sumama na eh. Alam mo yun, sa buhay mo ngayon, this year, examine mo ngayon, Lord, sino ba yung mga dapat ko nang samahan at dapat ko nang iwanan na mga relationship friends? Hindi dahil masama sila, kundi dahil sila'y nagiging balakid. Sila'y nagiging hadlang para sa iyong paglago sa relasyon mo sa Panginoon. Evaluate your friendship. Kanino ka ngayon sasama? Sino yung mga mas dapat mong samahan? Because God is giving you new people, new friends, new connections where you can grow and experience Him more and more. Thank you, Lord, for a spiritual family. And sabi dito, kasama nila. Last, yung binigay sa kanya, purpose. Layunin, dahilan, nagkaroon ng meaning yung kanyang buhay. Nagkaroon ng mas malalim na dahilan. Ano ba yung dahilan niya? Bakit siya pupunta sa temple? Manlilimos. Napakababaw. Para lang pang araw-araw. Wala na siyang iniisip sa future niya. Pero ngayon, nagkaroon ng dahilan yung kanyang buhay. Nagkaroon yung purpose. Ano? To give a testimony to all the people that Jesus Christ of Nazareth is the Messiah, the Christ. Anong purpose mo? Anong mission mo? Anong testimony ang binigay sa iyo ng Panginoon? You share it. Ano sabi rito? Naglalakad, lumulundal, nagpuri sa Diyos. Saan siya nagpunta? Sa templo nagpunta. Kasama nila. This is important.
Minsan kapag nakaka-receive tayo ng healing, ng blessing, ng answered prayer, hindi tayo pumupunta sa Diyos para magpatotoo. Hindi pumupunta sa church. Ako, nandun sa mall, naggala. Ay, nako, pinagaling. Kung saan-saan na nagpupunta. Pero pag ini-invite mo sa gawain, nako, wala. Importante yung pagbibigay ng glory kay Lord, eh, di ba? Pinagaling ka, binless ka, dapat makita ka lalo sa temple. Kasi yung mga tao, pag nakita ko, wow, grabe yung ginawa nila sa buhay mo. Diba? Your life will be a powerful testimony that we serve a powerful and living God. Pero pag hindi ka makita kung saan ka nagpupunta, paano ka makapagte-testimony nun? You go back. Pinagaling ako ni Lord, grabe. Pinalaya ako ng Panginoon. And I'm here at His presence in the temple to give God praise. Makita nyo yung buhay ko, diba? Glory to God. Kailangan makita tayo. Yun ang purpose eh. Yun yung meaning ng buhay talaga natin. Hindi lang pang araw-araw, kundi eternal. Not just everyday, but forever. As we live, we give glory to the eternal and living God. Kaya itong mga blessing na ito sa Kanya, beyond His petitions, hinihiling niya lang limos, ha? Pero ang binigay sa Kanya ni Lord, healing and health. Ang binigay sa Kanya ni Lord, ano? Spiritual family. Binigay sa Kanya ni Lord, purpose in life. Nagkaroon ng dahilan, malalim ng dahilan yung Kanyang buhay to glorify the Lord. Amen. And alam niyo, tayo lahat, eh. Tayo lahat yung lumpo. Hindi tayo makalakad. Even if we have all the money in this world, we are all spiritual lame. Pabigat. At alam niyo, mabigat na yun sa buhay natin. Kasalanan. And we cannot walk right with God. Lumpo tayo. Kaya alam nyo, dahil sa kasalanan, lumpo tayo. Iba sa atin, nalilimos pa rin ang mga. Iba sa atin, ang mindset pang araw-araw lang. But no, in the name of Jesus Christ, who died on the cross, and who rose again on the third day, He can give you healing. He can bless you with eternal life so you can have a spiritual family. God wants to welcome you in His kingdom and He wants to give you your life, purpose, and meaning. Will you receive Him? Will you believe Him? Gaya ni Peter, ni John, hinawakan niya yung kanang kamay para palakasin, para tulungan. Nandito kami ngayon. We have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit. Let's lift up people. Let's bring people to Jesus Christ. Let us lead them to eternal life through Christ's heart. Gamitin tayo ng Panginoon. Kung ano yung meron tayo, bahagi natin. That's what I'm sharing to you today. Eternal life in heaven. I pray that you will not reject this. You accept, you admit that you are lame without God and receive Him in your life to be the Lord and His Savior, your Savior. Join us in this prayer. Let's close our eyes and bow our heads. Samahan mo ako sa panalangin kung ikaw nagsasabi, O nga, Pastor, ako yan. Kailangan ko si Lord. Kailangan ko ng kagalingan, hindi lang para sa akin, kundi para sa asawa ko, sa anak ko, sa pamilya ko. I need God. I want to have meaning. I want my life to have a true purpose. I want to have a family where I can belong. Surrender your life to Jesus. Join me in this prayer. Galing sa puso, sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita. Lord, patawad po, isa akong makasalanan. Lord, patawad po, napakarami kong pagkukulang sa iyo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat, Panginoon. Binubuksan ko ang puso mo. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan. Salamat. Tinatanggap ko ang banal na Espiritu sa akin. Tinatanggap ko ang kalusugan, ang kagalingan, at ang spiritual na pamilya. Salamat sa pagbibigay ng kahulugan sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Salamat sa Diyos.
sa buhay, kapatid, kung sumabay po kayo sa ating panalangin, pinatawad ka na ng Diyos. At ngayon, binibigyan ka niya ng panibagong simula. Start right with God. Balik tayo sa paggawain natin. Start again in prayer. Read the Word of God. Balik tayo sa panonood, sa pakikinig ng kanyang salita. At isa buhay natin. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Diyos sa buhay. Receive it. The power of the Holy Spirit. Nasa iyo na yung Holy Spirit ngayon. He will lead you what to do. At para sa mga kapatid natin na nasa atin ang banal na Espiritu, kapatid, like Peter and John, let's bring people to Jesus Christ. Itag natin, i-share natin. Hindi lang yun. Iba pa rin kasi yung personal nating nakakausap, na ipapanalangin, nakakwentuhan, call someone, message someone, pray for someone. God is revealing to you. Who will you pray for? Sino ba yung mga dapat natin? Amen? One more time, we invite you in our prayer. Father, we thank you. We bless you for your word. Hallelujah. We are so excited for what is coming this year. Handang-handa ang aming puso dahil alam namin itong taon ay taon ng beyond borders. Taon na lalampasan namin ang mga tinakdang hangganan. Hihigitan pa ang mga inaasahan namin. Luluksohan namin ang mga pangingin ng kadiliman at kamatayan. Sa pangalan ni Jesus, patatatagin mo ang aming mga paa tulad ng usa. Sasamahan mo kami, ililigtas at magiging tiyak ang aming mga hakbang. And Lord, we declare your blessing, your word, your promises to each and every one of us as we decree in the name of Jesus, beyond borders, beyond limitations, beyond our imaginations, beyond our petitions, O Lord, beyond our contributions, O God. All of this, Lord, you can work it and you can do it in our life. Maraming salamat. We are praying for healing, spirit, soul, and body. Healing in our bodies physically, mula ulo hanggang talampakan, mga problema sa mata, sa ugat, sa puso, sa baga, sa atay, maaaring sa kidney. Lord, in the name of Jesus, lahat ng mga sakit, kaya mong pagalingin. Kaya Lord, we're speaking life, we're declaring healing in the name of Jesus. Come on, speak it. You have the Holy Spirit. Pray for that person. Declare sa kanyang mga latay, pinagaling na. Sa latay ni Jesucristo sa krus, pinagaling na. Sa kanyang latay, sa kanyang likuran, tanggapin mo na ang kagalingan. In the name of Jesus. Mentally, emotionally, physically, spiritual healing, Lord, we're receiving that. We expect more. We believe more. You can do greater and mighty things this year. Salamat po, Panginoon. At kung ikaw ay aming naranasan na, kami nakatanggap na ng pagpapala, babalik kami sa iyong sanktuaryo. Babalik kami sa iyo with the spiritual family, giving you glory, giving you praise, worshiping you, and having that testimony. We will say to all the people how good you are in our lives. Magpapahayag kami ng iyong kabutihan. Papahayag namin ang iyong kagalingan. Ang katotohanan, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito, Diyos, tinatanggap namin. Victory, success, beyond borders, healing, provision, divine appointments, divine connection, restoration, forgiveness, joy, peace, your love, your presence. Open doors of opportunities. In the name of Jesus, we receive. Amen. 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 Praise the Lord. Glory to God. Join us, mga kapatid, to believe na nireceive na natin in His name, in Jesus. Thank you at salamat sa Panginoon. Patuloy tayo manalangin. Kung tayo on fire na on fire because of our prayer and fasting, dalhin natin ito. Ituloy na natin throughout the whole year. Kung tayo talagang laging present sa mga cell group, itong araw yan eh. Ituloy na natin. Lagi na natin daluhan. Nagbabasa na, nagpe-pray na, ituloy mo na yan, kapatid. Napakaganda yun. Kaya nang bumalik sa dati. Huwag ka nang babalik dun sa dati nating kalagayan. Kasi may naghihintay na maganda. Amen? 2023 ang buhay. God bless. I bless. Thank you for your prayers and support. In the
the ministry. Salamat din sa mga kapatiran natin to encourage us with your gifts and your giving. Kapatid, kung kayo po ay na-bless sa ministry na ito, encourage namin kayo to support us as we continue to advance the kingdom of God. Sa comment section natin, at yung GCash number natin para sa mas mabilis na pagbibigay natin for our tithes and love offerings. Meron kayong mga gifts and love support. Ganun din sa ating Operation Pangon, January 29. Sama-sama manalangin magbigay para sa pag-uukay ng sanktuaryo ng Panginoon. Kaya thank you Lord. Continue to pray in your pledges natin. Marami salamat sa mga Kingdom Partners and Kingdom Partners. Thank you Jesus. Kanina, sumabay ba kayo sa prayer? Tinanggap niyo na ba si Jesus sa buhay niyo bilang Panginoon, tagapagligtas? Salamat sa Panginoon. Anak ka na ng Diyos. Dahil anak ka ng Panginoon, sabayan mo kami. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Power's in you, Messiah. Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Kings. Daan-daan lang. Thank you for joining us muli sa ating OPM online prayer meeting. Monday, Friday, 7 hanggang 8. Si Pastor Ruban, God bless you. Have a great day. See you again. Bye!